So, welcome back sa ating channel, mga kadiyo. Sa panahon na yun, dahil sa mga nangyayari lalo na sa mundo ng politika dito sa Pilipinas, ay maaaring nagbago o nadagdagan ang ibig sabihin ng salitang pulburon. Kasi kinakabahan sila, baka any moment ilabas ang pulburon video o yung mga pictures. Ang political vlogger na si Maharlika ang unang nagpauso ng salitang pulburon bilang panghalili sa salitang shabu, cocaine o yung mga ipinagbabawal na droga na ginagamit umano ni Bongbong Marcos. Yan po ang kinatatakutan ng mga bangag kasi alam nila na mayroon talagang limang pictures na sumisinghot si kuting ng pulburon. Ang naturang termino ay mabilis na pumalat sa social media at ilang buwan na pinag-uusapan ng mga Pilipino. Ngunit bakit nga pa nahumaling ang mga Pilipino sa salitang pulburon? Ang paggamit ng salitang pulburon ay hindi lang naging katuwaan. Kakibat kasi dito ang matinding issue na kinakaharap ng ating bansa. At yun ay kung nasa tamang pag-iisip ba ang taong nagpapatakbo ng ating bansa. Pagkokotom. Kung matatandaan, bago matapos ang buwan ng Enero, ay tinawag na banag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Bongbong Marcos na ang ibig sabihin ay gumagamit ng illegal na droga. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA doon sa listahan. Nandoon yung pangalan mo, Bongbong Bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag daktin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Bagay na imbis sabutin, makailang beses lang na tinawanan ni Bongbong Marcos Jr. Kasunod dito, ang naturang pahayag ng dating Pangulo ay lalong tumibay matapos na lumutang ang dating PDEA agent na si Jonathan Morales na nagpapatunay na totoong sumisinghot ng pulburon ang presidente ng bansa. Dahil dito ay muling natanong si Marcos kung gumagamit ba ito ng pulburon. Sa pagkakataong ito, nawala ang malutong na tawa ni BBM. Ngunit kagaya ng nauna, inakusan niya ang dating PDEA agent. This fellow is a professional liar. Bagay na ikinagalit ng libu-libong mga Pilipino. Hindi tuloy maiwasan na magtanong ang taong bayan kung tamang landas pa ba tinatahak ng Pilipinas. Kayong patuloy na iniiwasan ng pamuno ng bansa ang issue ng illegal na droga. Patunay dito ang pagtaas ng crime rate sa Pilipinas na kung saan takot at panamba ang naidulot sa mga simpleng Pilipino. Dati kasi, nung panahon ni Duterte, medyo na boss-bossan yung mga adik. Ngayon, parang lalong lumala yung mga kabataan. Tatakbuhan sa gabi, nakakatakot, laging may riot. Natatakot na kaming lumabas sa gabi. Kasi baka mamaya, may makasalubong kaming mga bigla na lang kaming pagtripan. Ang Manila ang namuna sa may pinakamataas na bilang ng krimen sa buong Southeast Asia. Nasa 44 naman na pwesto sa buong mundo. Sa kasalukuyan, dito sa aming komunidad, kung saan kami nakatira dito, kami ay halos 8,000 rito. Dati at ngayon, pagkukumparahin ko muna, no? Dati, nung nakarang administrasyon, malaya kaming nakakalakad sa ating gabi. Wala kaming hindi kami nangangamba. Dati po, sabi ko nga po, iba yung pakiramdam namin nung pag naglakad kami dati. Abot ni kami na alas 10, alas 11, alas 12. Panatag kami. Pero ngayon, alas 10 pa lang, nasa loob na kami ng bahay. Hindi na kami makapag-cellphone. Pag medyo madilim na area, hindi na kami makapag-cellphone. Kasi nangangamba kami na baka biglang mahablot o kaya kami mismo ang hablotin. Kaya ngayon sa katlumsona ni BBM, hiling ng mga Pilipino, nasagutin ang tanong kung ito ba'y gumagamit ang illegal na droga o hindi. Ayun, para malinis pa yung pangalan. Kailangan din yan talagang mabigyan ng sagot or matuldukan.
sa pamamagitan ng ano ng mga explanation. Dapat lang talagang sagutin ni BBM ang isyong tungkol sa droga kasi number one, siya yung presidente na dapat talagang siya maging ehemplo. Dapat lang sagutin dahil sa ngayon ay lumalaganap na naman ang droga, hindi katulad nung kapanahonan ni President Rodrigo Duterte. Dapat niyang sagutin yon kasi ako, naging ano din ako sa kanya eh, naging active din ako na i-ano siya, ikampanya siya noon. Sabihin na maniwala ka na gumagamit siya ng pulbaron. Posible. Yun na yon, matik na yon. Gusto ko sana pag-usapan yung tungkol sa drugs. Diba? Yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na gumagamit sa illegal at droga, dapat na sagutin yun? Dapat. Yun ang kanya sagutin. Kung totoo o hindi. Dapat niyang sagutin yun. Kasi kumbaga, talong ng taong bayan na rin yun. So, ibig sabihin kapag pa, as long as na hindi niya sinagot, ibig sabihin, maybe, marahil o ganun. Actually, sagutin niya talaga dapat yun kasi para mapatunayan na hindi talaga siya gumagamit. Siguro, dapat niya kung gumagamit niya talaga o hindi, sana sabihin lang naman yung totoo na lang. Opo, dapat sagutin kung totoo ba yung pinaparatang sa kanya. Pero kung sabutin man o hindi ni BBM ang mga aligasyon na ibinabato laban sa kanya, isa lang ang malinaw ngayon sa mga Pilipino, ang pulburon ay... Siyempre, hindi naman tayo pinanganak kahapon. Alam natin yun kung ang ibig sabihin nun. Yun na yun. Kapag ka naririnig mo yung salitang pulburon, ano yung pumapasok sa isip mo? Iba na. No comments. Padik. Mati. Ang isip, yung pulburon kasi na isip ko dyan, isang password lang nila sa pa-simplified na tawag doon sa shabu na tinatawag na pulburon. Akala ko yung pagkain niya nung una pero ang ibig sa palang sabihin ay yung palang tungkol sa shabu. So ito lang po ang ating news update ngayon mga kadiyo and please comment down below kung ano ang masasabi niyo sa video na ito and please pakisupport naman ang ating Facebook page para magpatuloy pa tayo sa paggawa ng bagong news update. Maraming salamat po at magandang araw.